Magandang gabi, Pilipinas! Hindi biro ang hirap na pinagdadaanan ng mga magsasaka sa lugar. Bukod sa pinaglalaban nilang karapatan sa lupa, hindi rin nakaligtas ang kanilang sakahan sa init ng panahon na dala ng El Nino. Kaliwat ka ng protesta ang naging panawagan ng mga magsasaka hinggil sa iba't ibang isyong sumasalamin sa kanilang pagdurusa. Matatandaang taong 2016, sa hindi inaasahang pangyayari, ang sanay mapayapang protesta ng mga magsasaka sa siyudad ng Kidapawan ay nauwi sa isang madugong karahasan. There are thousands of them na nag-rally doon sa Kidapawan. And karamihan dito sa mga farmers galing sa Arakan, itong gina-cover natin ngayon. Ang may drought kasi or El Nino during that time. Talagang yung bigas ang pagkain ang kailangan nila. At that time, they were just asking for bigas, no? Bigas lang naman po yung hinihingi nila. Yeah, I was a congresswoman then. Nanghihingi lang sila ng bigas. Talaga sa gobyerno, nanghihingi sila. I think they were being duped. So bumaba po yung ating mga magsasaka kasi panahon po yun ng El Nino. Bumaba po sila at nanghingi po ng bigas. December pa na-declare na calamity area yung Arakan. April na sabi niya, bakit hindi pa tayo bigay sa inyo? Kaya na, kwan makabikay, tigado mangit, no? Naglisod mangit kami. Siyempre, naguban po yung sila dito kay, para sa bigas. Ayon sa dating kongresista ni si Governor Nancy Catamco na ngayon ay gobernadora ng probinsya ng Cotabato, ang pangyayaring ito ay malaking kabiguan ng lokal na pamahalaan. Hindi talaga siya na-handle ng mabuti kasi kung na-handle yun na mabuti ay walang dapat na nangyaring ganun na karahasan. Well, it was a failure kasi nga bakit nagkaroon ng barilan instead of just asking bigas, bakit nauwi sa barilan at patayan? Sa iba't ibang isyung nag-ugat sa panawagan ng mga magsasaka sa kanilang mga lupain, buhay ang nakataya. Magandang gabi, Pilipinas!